Hello, good afternoon po sa inyo mga Pogi Talk Talk Rider. No? So, welcome po dito sa ating Talk Talk Riders Orientation. So, we have 110 participants. So, suggestion ko lamang po, no, kuha po kayo ng ballpen at papel, no, para meron tayong pang takedown notes mamaya. So, yun po. Start po tayo ng exactly one. So ayan, no, we have 127 participants and it's almost 1 PM naman na po. So i-disable ko lang muna po itong ating chat box, no, para hindi po siya maka-interrupt sa atin, no, para hindi din po tayo mag-log. Wait lang po. So ayan, welcome po ulit sa ating Talk Talk Riders Orientation. So my name is Katoktok RC and ako po ang makakasama ninyong hapon sa ating Riders Orientation. So maaari lamang po nga kumuha po tayo ng papel at ballpen para meron tayong pagsusulatan ng mga importanteng detalye, no? So start na po tayo. So, meron lamang po tayong ilang house rules, no? We would like to inform you that this presentation is being recorded for quality purposes. And you don't have to take video recordings because you will be able to access these videos after the training. Para naman po ito sa ating mga operators. So, next, if you have any questions, please list down and we will entertain after the training. Okay? So, ayan, next, didiscuss po dito sa inyo, no, kung ano po si Toktok. So, Toktok is the newest delivery partner designed to make booking deliveries easier without the hassle of going out. So, ito po yung sinasabi nilang negosyo ng papanahon. Eh, Katoktok, ay hindi naman po kami magninegosyo. Kami po ay mga aspiring Toktok rider. So, ibahin niyo na po ang inyong mindset, no, dahil pag kayo po ay isang Toktok rider, nagbibigay po kayo ng inyong serbisyo sa pag-deliver at pag-pick up, no? Para na rin po kayo nagne-negosyo niyan. So, alam naman po natin, no, ngayong pandemic, napakahirap po ng ating buhay. So, kapit lang po tayo, mga ka-Toktok rider. Dahil dito sa Toktok, napakadali pong kumita. Sumahan lang po ng dasal, sipag, at tiyaga. So, sino-sino nga po ba yung mga ambassador at yung mga ambassadress natin dito sa Toktok? So, pinapakilala ko po sa inyo, no? Ang ating ambassador niya si Mr. Alden Richards at ang ating ambassadress na si Ms. Maine Mendoza. At pinakilala na po pala ang bagong mukha ng Toktok na si Mr. Daniel Padilla at si Ms. Catherine Bernardo. Okay. Next. Ano nga po ba yung mission and vision ni Toktok? So, mission po natin dito is to offer high quality pickup and delivery services that are responsive to the changing needs of the Filipinos to enable them to live an easy life. So, our mission po is to provide quality services, no, with fast, reliable, accurate and
trustworthy. So the goal of the company is to help entrepreneurs, yung pong mga online sellers natin na in the Filipino community, to earn a living, especially in this time of pandemic. Yan. So yun po yung mission ni TokTok. Ngayon, punta naman po tayo sa vision, no? TokTok envisions itself as a preeminent national and international leader in the courier industry dedicated in providing the highest quality services both to our country and international community. So as we offer the highest quality of pickup and delivery services, no, TokTok also visions that we only not cater the Philippines, but we go international in the near future. So TokTok also wants to help, no, sa lahat ng gustong maging bahagi ng TokTok. So ayan po, no, tapos na tayo sa nalaman niyo kung ano si TokTok, ano yung sino-sino yung mga ambassador at ambassadress niya, ang kanyang mission at vision. Punta naman po tayo dito sa ating mga founders. Okay. So nakaka-proud pong ipakilala itong ating mga award-winning entrepreneur na mga founders, no? Sila po, sila Mr. Carlito Makadangdang at si Mr. Jonathan So. Ayan. So, ayan po ang ating mga bossing. So, para mas makilala nyo pa po ang ating mga bossing. Ito, dito po, i-discuss ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga company na in-establish ng ating mga bossing. So, yung company nila is yung JC Worldwide Franchise Inc. Kung saan pwedeng-pwede po kayong mag-franchise ng Burger Factory, Potato King, Shomai King, Shopaw the King, Noodle House, Boy Bondat, Sergeant Sisig, at Mang Box. Yan. So ito naman po ng ating JC Premier, no? Yan po ay distributor ng Ninja Ion. Isa po yung personal air purifier. At yung sikat na copper mask. So si JC Premier po ay distributor ng health and beauty products. Next, si Cloud Panda is an IT company po yan, no, na nagbibigay serbisyo kay Globe, kay Ferrari, kay Cherry Mobile, kay Pure Gold, kay Project Mayo 7, kay The Daily Mirror, kay Cotton Yinks Cafe, at yung ating bagong nilaunch niyang last year, no, yung TokTok. So, ayan po, no? Kumpletong-kumpleto tayo dyan. Franchising, no? May distributor ng health and beauty products at may IT company. So, lahat ng po yan ay nakaka-proud. Naisipin na gawang Pinoy po yan. Okay? So, next. Paano nga po ba gumagana si TokTok? So, ito po yan. So, yung customer will send package, documents, food, gift, etc. Kung ano-ano man pong gusto niyang ipadala, no? So, anong dapat gawin ng ating customer? Kailangan niyang mag-book through TokTok app. Next, yung booking, i-confirm yan ng ating system, no? At magno-notify po yan sa inyong mga rider. Ngayon, si rider ang gagawin niya, i-accept niya yung booking na gusto niya. Okay? Si rider, dadali niya yun doon sa location ng ating customer. At yan, pag nakarating na siya doon, marireceive na ng ating customer yung kanyang package. So, ganyan po gumagana si TokTok, no? Same lang din po ng ibang same-day delivery company. So, yan. Next. So, ito po yung ating registration guidelines. So, ito po yung ating mga operator na. Yung mga operator natin na nagsisend ng kanilang mga link, no, sa kanilang mga social media accounts.
No, for example, itong operator ninyo, no, nakilala niyo sa Facebook, magsesend siya sa inyo ng account. At si aspirant rider, i-access niya yung link. Anong dapat niyang gawin? I-click niya yung link na yun. So, pag-click niya ng link na yun, ito po yung lalabas dyan. So, alam ko naman po, no, karamihan sa inyong mga poging tok-tok rider, nakita na itong form na ito. Kasi ito po yung magiging registration form ninyo. So, dapat tandaan, no, ilagay lamang ang cellphone number na gagamitin sa pag-deliver dahil ito ay yung magsisilbing username sa inyong tok-tok rider application. So, kung ano po yung number nyo, yun din po yung username ninyo. At kung ano po yung password na nilagay nyo dito sa ating registration form, yun din po yung password, no, na gagamitin nyo sa inyong rider app. So, huwag nyo pong kakalimutan yan. Isulat nyo po yan hanggat maaari para hindi nyo po makalimutan. So, dapat tandaan, gamitin lamang ang motor na nakaregister sa TokTok application. So kapag magpapapalit ng motor na gagamitin, dapat ipabago ang vehicle information kabilang ang ORCR. So mag-email sa help@toktok.ph para yung request nyo mapabago ang inyong mga vehicle information at ang inyong username. Yan lamang po ang pwede ninyong ipabago. Yung password po na yan, hindi po namin yan mababago kasi kayo po ang may access niyan. So, isulat niyo po ito sa inyong mga papel. Saan po kayo dapat mag-email? Sa help@toktok.ph. Ngayon, kung kayo naman po ay under operator, kayo po ay magpapapalit ng inyong information sa inyong mga operator. Okay? So, at ito po yung mga pre-boarding requirements. So, paano nyo po ba malalaman na kayo ay isang ganap na na poging tok-tok rider? Paano nyo malalaman kung kayo po ay pwedeng-pwede ng bumiyahe at mag-accept ng booking? So, ito po yun. So, para naman sa ating ID, no, kailangan na ano nyo na yung sa ID application form. Pero yung ID namin, ay yung ID natin dito, is hindi pa siya available. Pero itong ating photocopy of driver's license, yan, importante yan. So, yan din siguro yung naipasa ninyo. Importante yan maipasa ninyo, no? Sa inyong mga operator. Pati yung photocopy ng inyong ORCR. Hindi pwede yung OR lang, hindi pwede yung CR lang. Kailangan ORCR. Next, yung NBI clearance. Ngayon, yung NBI clearance natin, alam naman natin, no, mahirap kumuha ng NBI ngayon. Gagawin ninyo, i-submit ninyo yung inyong mga resibo, yung mga proof of payment ninyo na kayo'y nakapagbayad sa NBI. Ngayon, once na nakaschedule na kayo, pwede nyo na siyang makuha. By that time na pumunta kayo kay NBI, nakuha ninyo yung NBI clearance ninyo, pwede nyo na yan na ipa-update sa inyong mga operator. Okay? So, next, itong ating TokTok insulated bag. Ayan. So, itong ating TokTok insulated bag, importante yan. Pag babiyahe kayo, pag wala kayong TokTok insulated bag, hindi po kayo pwedeng bumiyahe. So, mabibili niyo po yan sa amin, no? For in-house rider ng 2,000 pesos. At para naman dun sa mga under-operator na rider, same lang din po yan, 2,000 pesos po yan. So, mamaya, no? Ipa-flash ko dito yung mga numbers na pwede nyo pong kontakin, mga in-house rider, para po makapag-request kayo ng inyong mga bag. Para naman doon sa rider na under operator, mag-request po kayo ng inyong bag sa inyong mga operator. Okay, itong TokTok helmet, yung TokTok vest, itong TokTok sticker, hindi pa po yan available. Pero once na available na po yan, magno-notify kami sa inyong mga operator para makakuha na po kayo yan. Pero hindi naman po yan mandatory, no? Optional lang naman po yung pagkuha niyan. Ang importante po itong ating TokTok insulated bag. So lahat ng rider na walang TokTok insulated bag, maaari po kayo ma-deactivate.
Re-reactivate lamang ang inyong account kayo, pag kayo po ay may mga insulated bag na. So ayan po no, yung mga requirements na dapat na ipasa nyo na, meron kayo niyan bago kayo makapagbiyahe. Para malaman nyo no, na kayo ay isang ganap na na tok-tok rider. So meron pa dyan yung top up. So mamaya, didiscuss ko po yan sa inyo. So pag meron na kayo netong mga to, at meron na kayong top up, nag-approve na yung inyong mga operator, pwede na po kayong magsimula kumuha ng booking. Okay? Next. Rider's image. So ano nga po ba yung dapat na imahe ng ating mga poging tok-tok rider? So dito sa tok-tok, naniniwala po tayo, no? Na kapag tok-tok rider ka, pogi ka, malinis humarap, maayos kausap. So si rider po, no? Dapat meron siyang face mask and face shield. Mandatory na po yan. Kahit saan po tayo magpunta niyan, kahit nasa labas po tayo ng bahay natin. Lalo-lalo na sa ating mga rider na mag-deliver sa mga building, sa mga establishment, importante po yan. Next, yung uniform. Keep tok-tok vest neat and tidy. Maintain your hygiene to avoid body odor. Wear black long sleeve or black undershirt. So itong ating uniform natin, hindi pa po ito available. Lahat po ng tok-tok merchandise na hindi pa po available ngayon, magno-notify po kami sa inyong mga operator once na available na po siya. So for now, ang pwede nyo po munang gamitin is a black long sleeve or black undershirt. Okay? Yung belt and pants, so tighten your belts. Avoid wearing loose pants. Must always wear dark colored pants to make our to match our tok-tok vest uniform. So bawal din yung mga naka-short, no, mga poging tok-tok rider. Next, do not wear slippers, bawal ang sandals. Ang susutin niyo lamang po is yung dark colored shoes. Yung hair, always maintain a well-groomed hair. Bawal yung mahabang buhok at bawal yung may mga kulay. Next, yung ating ID card, no? Lagi niyo po yung susuotin. Keep your ID card clean. Walang drawing or paintings. At huwag niyo pong lalagyan ng kung ano-anong unnecessary decorations. So yung ID card natin, hindi pa rin po yan available. Ngayon, pag available na yan, pwede pong i-upload na lang din yan sa operator portal ng inyong mga operators para sila na lang din po ang magre-release sa inyo. Pero as of now, hindi pa po siya available. Next, keep your hands clean. Always sanitize your hands before and after every pickup and delivery. So yan, importante po yan ngayon. No? Alam naman po natin, mayroon pa rin virus na hindi po natin nakikita yung kalaban natin. So lagi po tayo maghugas ng kamay, lagi po tayo mag-alcohol. At mas poging tok-tok rider ka kapag yung mga kukumo po isa may linis, no, at hindi siya mahaba. So yan po ang ating rider's image. Next, ito naman pong video, ipapakita po nito yung ating mga safety tips and guidelines. So panoorin niyo po ito, mga poging tok-tok rider. Pangunahing layunin ng tok-tok ang ligtas at mabilis na delivery para sa ating mga customer. Unang-una, ang kaligtasan ng aming mga tok-tok rider bilang kayo ang puso ng company. Mga kaunting paalala, bago tayo tuloy ang sumabak sa delivery dito sa tok-tok, alam natin na isa ang aksidente sa motorsiklo sa pinakamataas na naitala. Humigit kumulang 86 accidents kada araw ang naire-report ng MMDA. At para maiwasan ang mga ganitong pangyayari, ay bibigyan ka namin ng refresher para sa ligtas na pagbabiyahe. Malaking porsyento ng mga aksidenteng ito ay human error. Paano nga ba magiging mas ligtas sa daan? Laging maging alisto ang mata or make eye contact. Basahin ang mga vehicle language, pati na rin ang mga drivers, cyclist at ang pedestrian na nalalamang parating ka.
Tignan ang mga left-turning vehicles at intersection. Laging tignan ang likuran kapag nagmamaneho kapag nasa highway. Tignan ang mga panganib na mayroon sa kalsada. Hinay-hinay lang ang takbo kapag may kurba ang kalsada. Protektahan ang iyong mata at mukha. Magsuot ng tamang helmet. Magsuot ng protective clothing na dinisenyo para talaga sa mga motorcycle riders. Magsuot ng bright o maliwanag na kasuotan. Maglagay din ng extra reflecting material dito o magsuot ng reflective vest. Sumunod sa batas trapiko. Tandaan, maging defensive driver upang maiwasan ang aksidente at maging isang magandang halimbawa upang pamarisan ng ibang mga rider. Ride safe ka, Tok-Tok! Ayan, no. Sana po, alam ko naman na yung mga poging Tok-Tok rider natin dyan, alam na yung mga batas na trapiko, no? Yung mga kalsada na dinadaanan nila, kabisadong-kabisado nyo na yan, no? Paalala lamang po ito, no, sa ating mga safety tips and guidelines. So, additional information na lang din po sa ating mga in-house rider, no, yung mga nakadirect kay Tok-Tok. So, mag-ingat po kayo, no, sa inyong pagbabiyahe dahil tayo po dito sa Tok-Tok ay wala pa pong insurance, no, pero nakapila na po yan sa ating management, no, kung for approval na po siya. Tapos, additional information lang din po para dun sa ating mga rider. No? Mag-iingat din po kayo dahil alam ko naman po yung ibang rider dito is wala pa po silang insurance galing sa kanilang mga operator. Ngayon, paalala lamang po yung mga operator natin. Hindi po yan na mandatory sa kanila na bibigyan po kayo talaga ng insurance. So, yung ibang operator, nagbigay na sila ng insurance sa kanilang mga rider. Napakapapalad ng mga rider, no, na mabigyan sila ng insurance na kanilang operator. So, hintayin nila lamang po, no, kasi alam naman po natin na hindi biro yung nilabas na pera ng ating mga operator, no. Bigyan po natin sila ng pagkakataon na mahanapan kayo ng insurance. Pero uulitin ko po sa inyo, mga poging Tok-Tok rider, hindi po yan mandatory na ibibigay sa inyo ng inyong mga operator. So kung hindi po kayo nabigyan ng insurance, eh wag po kayong magtatampo sa inyong operator kasi hindi naman po siya mandatory. Okay? Next. So paano nga po ba kayo kikita dito, mga poging Tok-Tok rider? So, ito po, no, yung ating base rate, yung parang flag down rate sa mga taxi. So, sa atin naman, meron tayong base rate na tinatawag. Ito po ay 60 pesos. Kasama po yung unang kilometrahe po ng inyong tatakbuhin. So, yung succeeding kilometer naman po is 5 pesos per kilometer. Explain ko po yan sa inyo. So example po niyan is yung pickup niyo is from Rockefeller, Makati. So ang inyong drop off point is sa Boni Sarano Avenue, Quezon City. Ang distance po niyan is 13 kilometers. Ganito po 'yan, mga poging Tok-Tok rider. So yung 60 pesos po na base rate natin, tapos yung succeeding kilometer, ita times mo siya sa 5. So, naging total po nun is 60. So, 60 pesos plus 60 pesos equals 120 sa inyong total amount transaction. So, ayan. Bigyan ko po kayo ng pagkakataon na picturean yan or screenshot yan para malaman nyo po, no? Yung inyong kung paano po kayo kikita. So, next. Ito pong video na to, no, tuturuan kayo kung paano yung gagamitin ang inyong Tok-Tok application, yung Tok-Tok app. Okay? So, panoorin nyo po ito. Mag-take down notes po kayo. Welcome sa Tok-Tok! Alam kong gusto mo nang simulan ang pagbiyahe. Kaya naman tuturuan kita kung paano ginagamit ang Tok-Tok Rider app. Madali lang itong gamitin.
Bago bumiyahe, siguraduhin nakabukas ang iyong mobile data at location. At dapat may sapat na load pan-text o tawag sa ating customers para ma-update natin sila tungkol sa kanilang package. Mag-login sa iyong TokTok Rider app para makapagsimulang tumanggap ng orders. Pagka-login, i-click mo ang Go Online para makatanggap o makikita mo ang mga placed orders na pwede mong pagpilian para maplano mo ang ruta mo. I-click ang iyong napili. Makikita mo rito ang kumpletong detalye ng delivery, address ng pick-up and drop-off point, uri ng package, at kung magkano ang iyong kikitain, at kung kanino mo kokolektahin ang delivery fee. At sa delivery na ito ay 100 pesos ang iyong kikitain. I-click mo lang ang accept order para mapunta sa'yo ang delivery. Maaari kang gumamit ng Google Maps para ma-check ang ruta ng iyong daraanan. At kung handa ka ng bumiyahe, ay i-click ang On My Way to Pick Up the Item. Pagdating sa pick-up location at pagkakuha ng item sa sender, pindutin ang I Have Picked Up the Item at mag-o-open ang camera para makuha na ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang On My Way to Deliver the Item at simulan na ang biyahe papunta sa ating recipient. At pagkabigay ng item sa recipient, ay pindutin ang I have delivered the item. At lalabas muli ang camera para makuha na ng picture ang recipient na hawak ang package. Ito ay proof na ligtas nating naihatid ang kanilang package. Makakatanggap ka ng payment na 100 pesos cash sa delivery mo. Automatically, mababawasan ang TokTok Rider wallet mo ng 20 pesos. Bilang 20% na commission ng TokTok sa delivery na ito. Diba madali lang? Ngayon ready ka nang simulang kumita kasama ng TokTok. Ayan. So ayan po, no, tinuro dyan sa video kung paano nyo po gagamitin ang inyong TokTok Rider app. Ngayon, yung para sa ating mga poging TokTok Rider dyan, no, gawin nyo, mag-download na kayo ng app na yan. Tapos subukan nyo na rin mag-login gamit ang inyong username at yung password po na niregister ninyo. So, yung load na sinasabi dyan na pangtawag sa mga customer, no? Iba po yan sa Rider Wallet. So, magpapaload kayo sa tindahan, no? Para po matawagan ng ating mga customer. I-check nyo palagi yung ating pick-up and delivery address. Kasi sa bawat booking naman, no, makikita nyo siya dyan sa inyong rider app, yung mga available na booking, makikita nyo yan. So, pag nakita nyo na yung details at gusto nyo siyang kunin yung booking na yun, no, saka nyo lang po i-accept. So, ang gagamitin nyo po dyan para makarating kayo dun sa location, mag-Google map po kayo. No, sinabi rin po dyan sa video na yan, yung 80% po ang mapupunta sa inyong mga poging TokTok riders every successful booking. Okay? Next. So, ito po yung mga types of booking na pwede ninyong masagap or pwede ninyong ma-accept, no? So, unang-una po yung ating ASAP or yung as soon as possible. So, ito po yung mga delivery schedule within the day. So, for example, yung customer natin, nag-book siya ng 10 a.m. So, wag naman pong mga poging TokTok Rider, i-deliver nyo ng 6 p.m. na, 5 p.m. na, no? Kasi ang pagkakaintindi nyo is delivery scheduled within the day. So, bigyan po natin ng konsiderasyon yung ating mga customer, no? So, wag naman po ganun na sobrang gabi na talaga. Next. Ito yung tinatawag nating scheduled delivery or yung mga advanced booking. So, tandaan mabuti. Suriin mabuti ang pick-up date at delivery date para maiwasang mahuli or mas mapaaga sa pagkuha at pag-deliver ng package. So, ito po yan. Check nyo po yan lagi. Yan. So, check nyo po dahil may preferred silang araw at oras. No, para hindi po kayo masasabi.
masasayangan ng pagod at gas, no? Kasi nag-check po kayo. So, ugaliin po natin mag-check. Next, itong ating express delivery or yung tinatawag nating priority. No, pag naka-receive kayo ng ganitong klaseng booking, kailangan pick upin nyo na at i-deliver nyo na. So, yung customer natin na yan, yun yung mga customer na medyo nagmamadali. So, magbabayad sila ng extra 40 pesos sa delivery charge. So, pag nakakita naman kayo ng ganitong klaseng booking, no, cash on delivery, nakalagay po dyan. So, may additional din po na 40 pesos delivery charge. So, i-check nyo, no, doon sa inyong rider app yung mga booking bago nyo i-accept. Ngayon, ang ating maximum cash on delivery amount is 2,000 pesos. So, yung cash on delivery na yan, ibig sabihin, yan po yung mga booking na meron po kayong aabonohan. Lahat po ng booking na lalampas sa 2,000 pesos, valid reason for cancellation na po yan. Okay? So, meron nga po pala akong mga tips sa inyo, no, para hindi po kayo ma-scam. So, ayan, i-discuss po natin yan ngayon dito. So, ilista nyo po, no, isa-isa. So, unang-una po, no, unang-unang tips ko sa inyo para hindi po kayo may scam, tawagan nyo po yung receiver. So, pag tinawagan nyo ilang beses, hindi siya sumasagot, baka fake booking po yan. Ang nangyayari dyan, ang nagbook talaga nyan is yung sender lang. So, dahil walang sumasagot, kasi siya rin yung nagpadala. So, tawagan nyo po, no, kung naghihinala na po kayo na kayo po ay fake booking or na-scam ng mga ating customer. So, pag tawag nyo, hindi sumagot, nakailang tawag na kayo, valid reason for cancellation na po yan. Next, si customer naman, no, parang naghihinala kayo, mga poging tok-tok rider, ang gawinin nyo, hingi kayo ng valid ID. So, ang gagawin niyo dun sa ID na yun, ipicturean nyo po. Ngayon, kung ayaw niya nga picturean nyo yung ID niya, ang gawin niyo, i-check nyo yung address na naka-indicate dun sa ID. So, i-check nyo din kung siya ba talaga yung nasa ID na yun. So, pag tinignan nyo yung address at hindi yung same doon sa address na kung nasaan kayo, maaaring fake booking yan. Eh, paano naman po katoktok RC yung mga ID na talagang lumipat lang sila ng bahay, hindi naman na talaga doon yung address na nakalagay. No, iba naman na talaga. So, ang gagawin nyo dyan, mga poging toktok rider, ilistan nyo po dyan sa inyong mga papel, no? Ipagtanong nyo po yan. Lalong-lalo na doon sa mga lumalabas ng iskinita, sa mga galing sa condominium, sa mga building, no? Ipagtanong nyo po yan sa mga nakatambay dyan or sa mga may-ari ng tindahan o di kaya dun sa mga gwardiya ng mga building kung kilala ba talaga siya doon. So pag hindi siya kilala doon at sinabing hindi naman talaga doon yung tao na yan, valid reason for cancellation na po yan. Next, double check nyo po. Ugali nyo po mag-double check. Evaluate nyo lahat ng items na kung yung package na yun is worth ba dun sa halaga na pinapaabonuhan sa inyo. For example, ang laman ng box niya, no? Puro mga scratch paper lang naman pala. So, pinapaabonuhan sa inyo mga 2,000. So, hindi yun na hindi yung sapat, no? Para dun sa item na pinapaabonuhan sa inyo. Check nyo, baka tatlong basahan niya na bilog yung pang yung nabibili sa pang jeepney, yung sa mga driver, mga ganun. Evaluate nyo lahat ng items. Kung yung items, eksakto ba dun sa abonuhan ninyo? Ngayon, kung hindi, itanong nyo yung customer, no? Na kung yun ba talaga yung items na
ipapaabono niya ngayon. Sinabi niya at hindi talaga tumutugma dun sa evaluation ninyo. Valid reason for cancellation na po yan. So, ayan o. Tapos, itong ating yung mga nagpapabili o yung mga nagpapasuyo. For example, sasabihin sa inyo ng customer, kuya, pasuyo naman, no? Lagyan mo muna ng 1,500 yung GCash ko. Kasi may kailangan akong bayaran. Pagdating mo dito, isasabay ko yung bayad. May mga ganun na customer, no? Nakikita ako sa social media. Yan po yung mga na-scam natin ng mga rider. So, wala pa po tayong ino-offer na ganyang klase ng serbisyo. So, wag po kayong papayag niyan. Valid reason for cancellation po yan. Isulat niyo din po dyan, no? Wag po kayong tatanggap ng mga meet-up lamang. For example, sasabihin sa inyo ng customer, ay, doon tayo makita sa may Kanto. Doon tayo sa may Jollibee. No? Doon tayo sa may 7-Eleven magkita sa may Kanto, kuya. Wag po kayong pumapayag niyan, mga poging tok-tok rider. Bakit po? Kasi pag dumating yung time na na-cancel yung booking na yan, wala na po kayong babalikan yan. Hindi nyo na po alam kung sino yung babalikan nyo. Hindi nyo na rin yung matatawagan. Kasi nga, kayo po ay na-scam. Ngayon, para hindi po kayo ma-scam, huwag po kayong pumayag sa pick sa mga meet-up. Kailangan yung address, yung talagang pupuntahan nyo is yung address ng bahay ng customer. Okay? So sana nakatulong sa inyo yung mga tips natin dito, no? Para hindi po kayo nai-scam ng mga customer. Okay? Next. Punta tayo dito sa mga bagay na dapat nating tatandaan. So unang-una, itong ating pag-update ng delivery status. So, pag naka-accept kayo ng booking, ang mangyayari dyan, may lalabas dyan na accept order button. So, dahil nakita nyo na yung detalye, na-check nyo na, no? Kung gaano kalayo, na-check nyo na kung may abunuhan ba kayo. So, pinindot nyo yung accept order button. Ngayon, hindi porket na pindot nyo yung accept order button, sa inyo na yun mapupunta. Ipapaalala ko po sa inyo na meron pang 3-digit pin kayong pipindutin dyan. Parang kino-confirm niya, no, na kayo ay kumukuha ng booking. So bakit po natin nilagyan ng 3-digit pin? Para po maiwasan natin yung mga rider natin, no, na gumagamit ng auto-clicker app. Kasi yung mga rider na yun, no, talagang pagpasok ng booking sa kanila dahil auto-clicker nga siya, sa kanya napupunta yung booking. So, kawawa naman yung iba nating rider. So, ngayon, dito, pag accept nyo ng order, may 3-digit pin na nagko-confirm sa inyo na gusto nyo talaga yung booking na yun. Na gusto nyo talagang ibiyahe yung booking na yun. So, pagkatas ng 3-digit pin, isulat nyo po dyan, no? Sa inyong mga papel, tatawagan nyo po ang ating customer. So, bakit po tatawagan? Bakit hindi na lang natin napuntahan doon sa kanyang address? Ganito po yan. Explanation po tayo dyan. So, pag pinindot nyo itong on my way to pick up the item, mawawala na po ng cancellation button ang ating customer. So, ang meron na lang pong cancellation button dito is kayo na lang po, mga poging tok-tok rider. E paano kung dumating na kayo dun sa address, no? Eh na pick up na pala ni Grab, na pick up na pala ni Lala Move. Eh di ang mangyayari niyan, dahil wala nang cancellation button yung customer natin, kayo magka-cancel niyan. So mamaya, i-discuss ko sa inyo yung cancellation, no? Kung bakit iiwasan natin yung cancellation na yan. So ulitin ko po ulit, i-accept nyo po yung order, accept order, kiklik nyo po. Pagka-click nyo, pindutin nyo yung 3-digit pin. So, dyan sa 3-digit pin natin, paalala ko lamang po, hindi po yan yung pagpipindot kayo dun sa keypad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Hindi po yan magkakasunod. Shuffle, shuffle po yan.
So pag pindot nyo ng 3-digit PIN, tatawagan po yung ating customer to confirm, no? Kung okay pa ba yung pick-up, kung available pa ba yung pick-up na yan. Ngayon, pag okay na yung customer natin, nag-yes na siya na, sige po kuya, pa-pick up na po dito sa bahay. Saka nyo lang po pipindutin yung on my way to pick up the item. So, ayan. On my way na kayo. Makikita kayo ng ating mga customer na, na pinindot nyo na yan. Ibig sabihin, papunta na kayo, hihintay na kayo ng customer. Ngayon, pag nandun na kayo, click nyo yung I have picked up the item. At picturean nyo po. Katunayan na na-pick up nyo na po talaga yung item na yon. Tapos, i-click nyo yung on my way to deliver the item pag papunta na kayo dun sa receiver. So, importante po yan, no? Yung mga pag-a-update na yan. So, pag na-dala nyo na po yan sa receiver, i-click nyo po yung I have delivered the item. Tapos, pipicturean nyo po ulit. Katunayan na na-deliver nyo na yung item. Wala na po sa inyong pangangalaga yung item na received na ng customer. No? So, importante po itong pag-update ng delivery status. Bakit? Para po maiwasan natin si customer na tawag ng tawag sa atin habang tayo po ay nagda-drive. No? Para sa safety na rin po natin. Kasi itong mga status na to, magre-reflect po yan sa customer natin. So pag ina-update mo ng ina-update, nalalaman niya na may movement yung package niya. No? So lagi niyo po yung i-update. Paalala ko lamang po sa inyo, mga poging Tok-Tok Rider. Huwag niyo pong gagawin yung mag-a-update kayo ng kunyari, na pick up nyo na, na deliver nyo na, na receive na ng customer, saka nyo sabay-sabay i-update yan. Huwag nyo pong gagawin yan. Dahil pag dumating po yung oras na kayo ay na-complain at nakasanayan nyo yung ganyang gawain, no? Makikita namin dyan. In-accept order, on my way to pick up, I have picked up the item, on my way to deliver, na-receive na nung ano, iisang oras lang po yan lumalabas dyan. Nakikita po namin yan dito. So, anong ipapatunay natin sa customer natin kung ganun po yung gagawin ninyo? Paano natin masasabi na yung time, kung anong oras nyo na-pick up yung item na yun? Eh kasi, sabay-sabay kayo nag-update nung na-deliver nyo na. Kailangan, from time to time, nag-a-update po kayo. Hindi yung nagawa nyo na lahat, na ano nyo na, na-deliver nyo na lahat-lahat, no? Ang gagawin nyo, saka nyo palang i-update yung mga yan. Sabay-sabay yun mag-a-update sa isang oras lang. For example, 6:30 ng gabi. 6:30 lang yung makikita namin ng oras dyan. So para meron tayong ano, no, basihan na eto ma'am, si rider, na-pick up niya yung ganitong oras, no, na i-deliver niya ng ganitong oras. So importante yan mga poging Tok-Tok Rider. So, every rider has a maximum of 2 ongoing orders. Ibig sabihin po, yung rider na yun na pwede siyang kumuha ng 2 magkasabay na booking. So, yan po. Next, ito yung sinasabi ko po kanina. Yung cancellation of booking. So, rider who did 5 booking cancellation will be automatically on hold in the system. So, for example, ako po si rider. Nag-cancel ako ngayong araw, isa. Nag-cancel ulit ako ng booking bukas, no? Nag-cancel ulit ako ng isa. So, yung next na cancellation ko, sa September naman siya. May isa akong cancellation. Sa December, may 2 akong cancellation. Ma-on hold po yung mga item, yung mga ano na yan, yung mga account ninyo. Wala pong reset yan, no? Basta tuloy-tuloy yan, makalima kayong cancellation, mag-hold po yung account ninyo. So, para nga po, maiwasan ninyo yung mga cancellation, no? Ang sabi ko po kanina, is tatawagan nyo po yung mga customer. Yan po yung news nun. Kaya nyo po siya tatawagan. Ngayon,
pag yung nangyari sa inyo yan, nag-hold yung mga account niyo na deactivate. So ang reactivation period po niyan is 24 to 72 hours. Yung all rider initiated canceled transactions lang yung counted. So kung yung kayo yung nagka-cancel ng paulit-ulit, so nakaabot kayo 5 beses, madideactivate po kayo. Pero pag ang customer ang nag-cancel ng booking, wala pong count yan. So dapat yung mga proof of cancellation ninyo is valid yan. Pag hindi po yan valid, no, medyo matatagalan po tayo dyan kasi tinitignan yung mga proof ninyo, binavalidate po yan. Baka umabot yan 30 days. So, baka masuspended pa. Parang suspension na rin po yung nangyari sa inyo. Kasi sobrang tagal, 30 days, kasi hindi valid yung mga reason ninyo kung bakit kayo nagka-cancel ng booking. Ngayon, para ma-reactivate yan, ang gagawin ninyo is mag-i-email kayo, pakisulat po dyan sa inyong mga papel. Sa hello@toktok.ph. So, paano mag-reactivate ng account, no? Dahil sa na-deactivate kayo due to cancellation, mag-i-email po kayo sa hello@toktok.ph. So pag may mga nakakancel kayo mga booking, ang gagawin ninyo dyan, isa-save ninyo yung mga proof, yung mga call logs, mga text, mga screenshot, no? Kasi importante yan. In case na kailangan ninyo mga proof na yan, meron po kayong may po-provide. Okay? Next. Ito naman po yung mga steps, no, how to cancel the booking. So step 1, i-click niyo po itong cancel order. Step 2, pipili kayo dito sa mga reason. So siguraduhin na ilagay lamang ang tamang reason batay sa pangyayari. So next, number 3. So ilagay ang detalye ng cancellation sa description box. Mahalaga na tama na may ilagay ang detalye ng cancellation. Lagyan ng attachment picture para mas mabisa nakatibayan ng cancellation. So yun po yung sinasabi ko na i-save nyo para meron kayo dito makakatibayan. Okay. So ito po. How TokTok Rider Wallet works. So ito po, no, i-discuss nito kung paano gagana inyong mga rider wallet. Anong gamit ng iyong TokTok Rider Wallet? Importanteng may sapat na load ang iyong TokTok Rider Wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang TokTok Rider Wallet mo naman ay automatically mababawasan ng 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsisilbing commission ng TokTok para sa delivery na ito. Maaari mong ma-check kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu at makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa iyo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transactions mo. Tandaan! Hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sapat ang iyong available load. So, ayan. No? Sabi po dyan, ang pupunta po sa ating mga Poging TokTok Rider is 80% every successful booking. So, lahat lang po na nag-success, no? 80% yung makukuha nyo dyan. So, meron dyan history ng inyong mga transactions, makikita nyo yan dyan. So, pag kulang na yung laman ng inyong mga rider wallet, makakasagap kayo ng booking pero hindi nyo po yan ma-accept. Okay? So next. Ito po, no, paano nyo i-reload ang inyong mga TokTok rider wallet? Para naman po ito sa mga rider na under operator. No? So panoorin nyo po itong maigi. Paano mag-top up ng iyong load sa TokTok Rider Wallet? Madali lang! Tumawag sa iyong TokTok Franchise Operator para magpa-load. Buksan ang iyong app
at i-click ang wallet para ma-check mo kung pumasok na ang load. Pwede ka na ulit tumanggap ng biyahe at kumita kasama ng TokTok. Diba, ang dali lang? Ayan, so para makita niyo po no, kung sino po yung inyong operator, mag-login po kayo sa inyong rider app. Tapos, click niyo yung profile. Doon sa profile, makikita niyo sa babang bahagi, sa pinakababang bahagi po, no, yung pangalan ng inyong operator at yung kanya mga contact details. So, yan po. Lahat ng mga under operator na rider, lahat po kayo ay magpapaload sa inyong TokTok operator lamang. So, wala po nga, hindi po yan na access ng GCash or whatever, yung GCash direct tapos ipupunta sa TokTok Rider Wallet. Hindi po yan ganyan. So, sa TokTok operator lamang po kayo pwedeng magpa-load. Okay? Next. So, ito naman po yung proseso, no? Kung paano magpapa-top upload ang ating mga direct rider TokTok. So, yung mga in-house rider natin dyan, ito po yung proseso. Gawin nyo po, screenshot nyo na po yan, picturean nyo na po yan. Didiscuss ko po yan sa inyo. So, meron yan dito yung ating call us. Yan po yung customer service hotline. No? Yung 8424-8617. So, pwede po kayong mag-email sa hello@toktok.ph. At yung ating messenger is www.facebook.com/toktokcsr.ph. So, for in-house rider, no, dito din po kayo pwedeng mag-request ng inyong insulated bag. So, dyan din po yan sa mga contact details na yan. Save nyo na po yan. So, para naman sa ating mga in-house rider, no, ito po yung mga steps kung paano po mag-request ng load. So, unang-una, magsisend po kayo ng message, no? Ay, magsisend kayo ng message sa Facebook or mag-email kayo, no? At mas effective siguro kung sa ano na lang din kayo, sa email, kasi may nakatutok talaga dyan sa email niyan. Though may nakatutok din sa Facebook, pero sa email din ang ano natin. So, suggestion ko lang naman po yan sa inyo. So, yan. Mag-email kayo sa help@toktok.ph. Isasend nyo ang inyong full name at ang inyong registered contact number at kung magkano yung ipapatap-up ninyo. Ngayon, pag nag-email kayo, no, magre-reply yan sa inyo. Magre-replyan sa inyo ng one-time payment link. No? So, unique yung one-time payment link na yan. Pag nag-replyan sa inyo ng one-time payment link, i-click nyo yan. At ito ang lalabas dyan. Ayan. Paano ko nasabing unique yung one-time payment link na yan na hindi nyo pwedeng i-share sa inyong mga TokTok riders kasi meron yung details dito pag click nyo. So, andyan ang inyong pangalan, ang inyong email address, ang inyong mobile number. No? Dito sa kaliwang bahagi naman, nandito yung ating mga payment method. So, meron tayong credit and debit card. Meron tayong online bank. So, meron tayong over-the-counter bank. Meron tayong over-the-counter non-bank kung yung sa mga LBC, Mobilier, sa Cebuana, yan po yun. So, meron din tayong GCash. So, isa lamang po ang pipili nyo dyan, no, mga Poging TokTok Rider. Pag nakapili na kayo ng isa na inyong payment method, i-click nyo itong proceed. So, pag okay na yan, magiging successful po ang status niyan. Successful status. Ibig sabihin po, nabayaran niyo na yung inyong pinatap upload at magre-reflect na po yan sa inyong TokTok Rider Wallet. Okay? So, next. So, ito yung ating mga package handling guidelines.
So, rider must always observe the safety requirements of the item for delivery. Observe ninyo, no, yung safety requirements. So, for example lang dito, yung ating mga items na cake, tsaka mga cupcakes. So, alam naman po natin, no, na napaka-challenging i-deliver niyan. So, yung mga cupcake na yan, magtatamblingan yung mga icing niyan, tsaka yung cake na yan, no, iba na po yung itsura niyan kapag nadaan tayo sa mga humps, no, sa mga lubak-lubak. So, kung alam naman po ninyo na hindi ninyo yan maihahatid ng maayos, no? Kung ano yung itsura niya na kinuha niya sa sender niya at dumating niya sa receiver niya, dapat same pa din yung itsura. Ngayon, kung hindi niyo po yan kaya, no? Valid reason for cancellation po yan, mga Poging Tok Tok Rider. I-cancel niyo na po. Okay? Next, all riders are expected to check the items before receiving. So, i-check niyo po, no? Ugaliin niyo po mag-check. Kaya po nang sabi ko kanina, no? Pag tinawagan niyo yung customer to confirm yung kung available pa ba yung booking, sabihin niyo na sabihin niyo din sa kanya na baka man pwede wag niyo po man ang i-tape, wag niyo po man ang ibalot, no? Para i-check ko po kung anong laman. So pag hindi po mahig yung customer, hindi niyo nakita kung anong laman ng box niyo, ng package niyo, kailangan makikita po ng dalawang mata ninyo. Valid reason for cancellation na po yan. Kasi hindi niya po tayo binibigyan ng karapatan na makita yung item na naihahatid po natin sa customer, no? Tayo po ay magdadala niyan doon. So hindi natin alam kung ano naman yan. I-cancel niyo na po yan kapag ayaw ipakita. Kasi baka may mali doon sa item niya kaya ayaw niyang ipakita. Okay? Para na rin po yan sa safety ninyo, mga Pogi Tok Tok Rider. Next, food grade delivery shall be handled carefully by giving consideration of the quality, condition, and lifespan. So check nyo, no, mga Poging Tok Tok Rider, kung frozen yung pinick up ninyo, frozen pa rin ba yan, makakarating dun sa ating customer. Check nyo kung madaling matunaw, kung madaling mapanis, madaling masira, o madamage, no? Check nyo maigi. Kasi baka yung mga items na yan, ito po yan, no? In case the item for delivery was damaged during transit, rider should be the one liable for the damage fee. So babayaran niyo po yan. Yung kabuuang halaga ng damage na yan. So pag alam niyo naman po na hindi niyo kaya, huwag niyo pong ipipilit. Yung mga cake, mga cupcake, yung mga madadaling matunaw, i-considerate nyo, no, na kung yung mga pinadala sa inyo, eh, sobrang kalalayo, eh, pero mabilis matunaw naman yan, cancel nyo na po. Okay? Next, rider who is proven to mishandling items for delivery, supported with pictures, videos, and other exhibits, may be terminated forthwith and shall be accountable in paying the total amount of a package or delivery. So, maaari po kayong ma-terminate. And accountable kayo sa pagbabayad ng total amount na yon. Lalong-lalo na dito sa mishandling items, no? Ito yung mga nakikita natin na naghahagis-hagis. Eh paano kung ang pinadala pala sa inyo is babasagin? Eh hinagis ninyo, nawasag. So na-picturean kayo, na-videoan kayo at sinend po yan dito sa amin sa Tok Tok head office, no? May mga ebidensya yung customers natin. Maaari po kayong ma-terminate niyan at babayaran niyo po yung nasira ninyong item. Okay, so yung mga ipinagkakatiwala po sa atin ng mga items, no, ingatan po natin yan. Kasi pinaghihirapan din po yan ang ating mga customer. Okay? Next. Rider must clean and sanitize the Tok Tok insulated bag to ensure the safety of the item or the package for delivery. So alam naman po natin yung mga sambot-sabot, saring mga items nilalagay natin dyan, maaaring mga gamit, no, mga pagkain.
So, para hindi po yan maging contaminated ng iba't ibang klaseng bacteria, linisin po natin, no? I-sanitize natin siya para na rin po sa safety ninyo at sa safety ng ating mga customers. Okay? Kung ayos na po yan sa inyo, proceed na po tayo sa ating pick up guideline. So, ito po yung pag-pick up na kayo sa ating customer. Once may mapili ka ng booking, ay pindutin ang accept order. Maaari mo nang simulan ng pagbiyahe papunta sa sender. I-click ang on my way to pick up the item. Pagdating sa pick up location, ay batiin ang ating customer ng magandang araw, ako po si Juan, katok-tok. Pagkakuha ng item sa sender, ay i-double check ang item sa harap ng sender para siguraduhin na sa maayos na kondisyon mong natanggap ang item. Pagkatapos ay pindutin ang I have picked up the item at mag-o-open ang camera para makuha na ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang on my way to deliver the item at simulan na ang biyahe papunta sa ating recipient. Ayan, so naka-emphasize po dyan, no, yung pag-check ng mga items. So ugaliin niyo po yung pag-check, no? Next, punta naman po tayo dito sa ating package limit. So meron tayong maximum weight na 20 kilogram at ang ating package dimension is 20 by 20 by 20. So kung alam naman ninyo mga Poging Tok Tok Rider na yung item na yun is sa lampas na 20 kilogram, no, huwag nyo na po yung tatanggapin. Valid reason for cancellation na po yan. Kasi sa motor nyo po yan isasakay, di ba? So, dapat yung talagang 20 kilograms lang talaga yung maximum weight niyan. Kasi baka pag sobrang bibigat na po niya, no? Baka pagsisimulan po yan ng aksidente. Yung package dimension naman po natin, no? Paalala ko lamang po sa inyo na yung ating insulated bag, ang sukat po niyan is 20 by 20 by 20. Lahat po ng items na hindi kasya sa insulated bag natin, valid reason for cancellation na po yan. No, yung sobrang malalaking items. Huwag po kayo pumayag na mga Poging Tok Tok Rider na abusuhin kayo ng ating mga customer. No, magpapadala sa inyo ng mga malalaking items, mga sobrang mabibigat. No? Kasi baka yun po yung pagsisimulan ng aksidente. So, yan po. Next, ang ating waiting time sa ating pick-up is 30 minutes given with at least 3 calls and 3 SMS. So, bakit naman po ka-Tok-Tok RC sobrang tagal? 30 minutes, tagal naman po niya. Nasasayang po yung oras namin. So, 30 minutes siya kasi binibigyan natin ng konsiderasyon yung ating mga customer na manggagaling pa sa mga building, no? Kasi nagpipila pa yan sa mga elevator. Yung mga customer natin na galing sa mga office, no? So, kaya siya naging 30 minutes para mas marami kayong maging successful na ma-deliver, no? Tawagan niyo po. Pag hindi sumagot, i-text niyo. So, pag hindi pa rin sumagot at lagpas na ng 30 minutes, valid reason for cancellation na po yan. So, huwag po kayo mag-alala ng mga Poging Tok Tok Rider. Hindi naman po lahat ng customer umaabot ng mga 30 minutes, no? Kaya lamang po yung mga talaga nanggagaling ng mga condominium, mga building. So halos lahat naman din po yan is sa pag-text sa inyo is talagang hinihintay na po talaga kayo niya sa mga bahay nila. So next, ano ba yung mga pinagbabawal natin pick up na item, no? Unang-una po yung illegal drugs. Huwag po kayong tumanggap ng ganyan. Mga livestock, mga buhay na hayop, mga halaman, no? For example, tumanggap kayo ng aso. So, mangyayari dyan, in transit, nahilo yung aso, nagsuka. So, ang mangyayari, babayaran nyo yung damage ninyo, no? So, huwag kayong tumanggap ng mga ganyan. Yung mga halaman, no? Alam naman po natin, yung mga halaman yan, hindi na rin mga biro yung mga presyo. So, pag nasira niyo po yan, baka bayarin niyo din po yan sa ating mga customer. Huwag po kayong tamanggap niyan. Valid reason for cancellation po yan. Flammable or mga poisonous materials, bawal po yan.
At yung mga deadly, yung mga dangerous item. So, yan po. Sana po matandaan po natin yung mga prohibited items natin. Next, ito naman po yung ating delivery guidelines, no? Panoorin niyo po ito, mga poging Tok-Tok Rider. Pagdating sa recipient, ay batiin ulit siya ng nakangiti. Magandang araw! Ako po si Juan, Katok-Tok. At pagkabigay ng item sa recipient, ay ipa-double check mo sa recipient ang package. At kung okay na, ay pindutin ang I have delivered the item. At lalabas muli ang camera para makuha na ng picture ang recipient na hawak ang... Ayan, so bakit nga po ba importante yung pag-picture sa ating mga customer kasama yung package na? Para po may katunayan tayo, no? Na nakarating tayo dun sa customer na ihatid na natin yung kanyang package. Okay? Picturean nyo po yan. Importante yan. Huwag po kayong magpipicture. Ang ginagawa kasi ng ibang rider natin dyan, no? Pinipicturean yung kalsada, kung ano-ano yung mga pinipicturean, no? Pwede naman po picturean natin yung mga customer natin. Para din naman po sa security ninyo yan, hindi naman din po sa amin. So para din po yan sa inyo, no? Magagamit po ninyo yan in case na may mga mag-complain po sa inyo. May ebidensya po kayo. So huwag naman po yung sasahig. Meron dyan ako nakita yung sa gitna ng kalsada. So huwag naman po gano'ng mga poging Tok-Tok Rider. So next, ito po yung mga dapat ninyong tatandaan, no? Sa ating pag-deliver. So i-double check niyo yung package bago ibigay sa customer. So gaya po nang sabi ko kanina, no? Dalawang magkasabay na booking yung pwede ninyong matanggap. Ngayon, kung dalawa yung item sa loob ng inyong insulated bag, bago nyo po yun na ibigay sa ating customer, no? I-check nyo po yun maigi kung para dun po ba yan sa customer na yan. Para hindi po nagkakapalit, no? Malaking abala po yan sa inyo at sa customer natin. Next. So, bilangin ang item sa harap ng customer para sigurado nga walang kulang sa package niya. So, kung anong pick up pa lang, chinek nyo na yan, no? Binilang nyo na, chinek nyo na. Nakita nyo, 20 na t-shirt yung laman ng box. So dapat 20 din yan na marireceive ng ating customer. Walang labis, walang kulang. So siguraduhin tama at walang damage na ibigay na item sa customer. So kung nung una pa lang, no, na-chinek ninyo, na-double check kayo, makikita nyo na walang damage yung item. Pagdating doon sa receiver natin, no, kung ma-damage yan, may nakita ng damage, kasalanan nyo na po yung mga poging Tok-Tok Rider. Kasi nung pinick up nyo yan, wala naman pong damage yan. Ngayon, nung naihatid nyo na yan doon sa receiver, may damage na. So kasalanan nyo po yan, kaya dapat po iingatan po ninyo yung mga items na ipinapadala po sa inyo. So, kuhaan ng litrato ang customer kasama ng package. Yan, katunayan yan na ihatid na natin. At kapag tumanggi ito, hanapan ng valid ID. Kuhaan ng package kasama ng ID. So, pag ayaw niya, kasi meron tayong mga customer no, na medyo talagang masiselan sila, ayaw nila, pinipicturean sila. Ang gagawin po natin dyan, mga poging Tok-Tok Rider, no? Hingi tayo ng valid ID. Tapos, itabi natin dun sa package sa kanya po picturean. Katunayan na yung customer natin isa pinahiram tayo ng ID, no, kaya natin siya na picturean, no. Proof of delivery po 'yan. Next, wag niyo pong kakalimutan yung bayad niya, no, lalong-lalo na po doon sa mga ang sisingilin ng delivery fees, yung mga receiver, tapos yung mga COD. So, kukunin niyo yung inabonohan ninyo, babayaran kayo niyan ng ating mga receiver. At yung sukli po, paalala lamang, hindi po yan automatic na tip. So, kung piso man yan, 2 piso, 5 piso, ibalik po yan natin sa ating mga customer. Next, mag-alang na magpasalamat bago umalis. So, para tumatak sa ating mga customer na hindi lang pala mga pogi ang ating mga Tok-Tok Rider, no? Kundi magagalang din. Okay, next.
ang waiting time po natin sa ating delivery, no, is 30 minutes. Parehas lang din po dun sa ating waiting time sa ating pickup. Given with at least 3 calls and 3 SMS. No? So, payo ko lamang po sa inyo, mga Pogi Tok Tok Rider, pag wala pa rin yung customer, hintay na kayo ng 30 minutes, na-text nyo na siya, natawagan nyo na siya, hindi siya nasagot, wala pong customer na nagpapakita sa inyo. Ang gawin po ninyo, tawagan ninyo yung sender, no, para matulungan po niya para matulungan po ninyo niya kayo sa pag-contact sa receiver. Ngayon kung talagang hindi niya rin ma-contact, no, gawin niyo po ano na po yan, return to sender niya yung package na yan. Ibig sabihin, tapos na yung 30 minutes na paghihintay, natawagan niyo na siya ng 3 beses, na text nyo na siya 3 beses at wala pa rin siya. Humingi na kayo ng tulong sa sender at wala pa rin siya. So it is the time na ibabalik nyo na po yan sa sender. So mababayaran po ba kami katok-tok RC pag binalik po namin yan sa sender? Yes po. Kung ano po yung binayad ninyo, kung ano po yung na-receive ninyo na unang bayad, ganun din po dapat yung marireceive ninyo na isa pang bayad. So, bali dalawa po yung dapat na marireceive ninyo sa customer natin. Kasi ibabalik ninyo yung items niya sa kanya. So, for example, kung 200 nung una, galing kayo kay sender, binayaran kayo, papunta ng kay receiver, 200 yun. One way lang yung 200 na yun. Dapat, pag binalik nyo po yan sa kanya, may bayad din po yun, no? Na 200 din. For example lang naman po yun, yung presyo na yun. So, pag dumating kayo doon, dapat bayaran kayo ng 200. For example, yung transaction niya, 200. Ibabalik niyo po yung kanyang item. Ngayon, kung hindi po tinanggap ng ating customer, no? Nagalit siya, nag-hysterical siya, ayaw niyang tanggapin kasi dapat na-receive daw ng receiver. Nagalit siya, no? Ayaw niyang bayaran, ayaw kanyang bayaran. I-hold niyo po yung item, maging kalmado po kayo. So, i-hold niyo po yung kanyang item at tumawag po kayo sa ating customer service. So, uulitin ko po yung number ng ating customer service hotline. So, yan po ay 8424-8617. So, si customer service ang gagawin niyan, i-assist po kayo niyan kung ano po dapat ninyong gagawin. Okay? Ngayon, papaalala ko lamang po sa inyo, mga Pogi Tok Tok Rider, ang ating customer service is from 8 to 6 lamang po. 8 a.m. to 6 p.m. Okay? Next. Ito po yung ating basic rider app troubleshooting. So pag nahihirapan kayong maka-log in or basta merong mali sa inyong rider app, no? Ito po yung gagawin ninyo, panoorin niyo po. Paano refresh ang Tok Tok Rider app? Pindutin ang settings at hanapin ang applications. Sa applications ay hanapin ang Tok Tok Rider app at pindutin ito. I-click ang storage at makikita mo ang dalawang options, clear data at clear cache. Pindutin ang clear cache para mabura ang mga unnecessary files sa ating app. Pwede mo ring pindutin ang clear data para ma-refresh ang app at pindutin ang force stop. Bumalik sa home at i-click muli ang Tok Tok Rider app. Pwede mo na ulit gamitin ang iyong Tok Tok Rider app. Ayan, so kung iniisip niyo po, no, kung pag nag-clear cash kayo, nag-clear data kayo, mawawala po yung mga transaction nyo. Yes po, mawawala po yan. Pero wag po kayong mag-alala, mga Poging Tok Tok Rider, dahil sa system natin dito sa Tok Tok, hindi po yan mawawala. So kung kailangan niyo po yan, mga ilang taon, ilang linggo, ilang buwan, no, nandito pa rin po yan sa ating system. So next, paano mag-transfer ng isang rider, no, sa ibang operator?
So ito po yan, no? Yung mga gusto magpa-transfer dyan, makinig po kayo, mag-take downloads po kayo. So una, yung rider natin, ang gagawin niya, kakausapin niya yung iiwanan niya operator, no? Magpapaalam po siya, makikipag-usap siya. Ngayon, yung operator na bago, na paglilipatan niya, siya po ang magsisend ng email na magre-request po siya na si rider po ay magpapalipat under sa kanyang pangalan. So, next, ano po ba yung mga dapat tandaan? So, ilalagay nyo lamang mga riders yung reason kung bakit kayo magpapatransfer sa ibang operator. At siguraduhin na wala kayo na iwan na obligasyon sa dati ninyong operator. Okay? Note, turnaround for the request is 30 days. So, bakit naman po ganyan katagal? Kasi po, hihingian po namin ng panig ang inyong iiwanan na operator at yung paglilipatan ninyo na operator. Ngayon, kung hindi po sila sumagot, maaaring tumagal po yan ng 30 days. So, maximum naman na po yan, no? So, yung ibang operator, sumasagot po kasi talaga sila. So, let's discuss yung ating TokTok rider policy. So, ito po yung itsura niyan. Yung TokTok rider policy niyan. Ayan. So, discuss ko lamang po sa inyo itong ating minor offense. So, bali itong ating rider policy, meron na po ito yung ating mga operator. So, kung gusto nyo ng copy nito, pwede po kayo manghingi sa kanila. So, sa minor offense, yung first offense niyan will be written reprimand or mag-explain po kayo sa amin. Yung second offense will be 2-day suspension. Yung third offense will be 6-day suspension. Yung fourth offense will be 12-day suspension. At yung fifth offense po is termination. For example, failure to wear proper TokTok uniform and delivering without TokTok insulated bag. So, itong proper TokTok uniform, no, hindi pa po siya counted kasi hindi pa naman po available yung ating TokTok uniform. So, mapagbibigyan pa natin yung mga rider na yan. Pero kung kayo po ay nagde-deliver without TokTok insulated bag, no? Pag may na-report po kayo dito sa amin sa head office, mako-commit niyo po ang ating first offense. So lahat po ng rider, no, ulitin ko po, paalala ko sa inyo, bawal po kayong magbiyahe, tumanggap ng pick up and delivery, no, nang wala po kayong TokTok insulated bag. Next, itong ating major offense. So yung first offense niyan will be 1-7 day suspension. Yung second offense will be 8-day suspension. At yung third offense niyan, termination na po yan. So for example, no, reporting for duty under the influence of alcohol and the prohibited drug. So hindi lang naman po dito sa ating rider policy yan. So kahit sa batas ng Pilipinas, basta nahuli kayo na kayo po ay nagda-drive ng nalasing po kayo or under the influence of illegal drugs kayo, uulin po kayo ng mga police niyan. So pag kayo po ay na-report dito sa amin, no, makakommit niyo po ang ating first offense na 1-7 day suspension. So huwag po kayong magda-drive ng nakainom. Ingatan niyo po ang inyong mga sarili. Na. Next, ito pong ating grave offense. Yan, mabigat po talaga to kasi sa unang pagkakataon na makommit ninyo to, termination na po agad. So for example, showing disrespect, rudeness, whether through verbal or physical act, including provoking fight with a TokTok rider, customer, and TokTok employees. So alam naman po natin, no, mga poging TokTok rider, iba't ibang tao, iba't ibang klase ng ugali po ang nakakasalamuan natin araw-araw. So, habaan po ninyong inyong pasensya na huwag po kayong makikipagsagutan. Lagi lamang po tayo maging kalmado. No, huwag po kayong maghahamon ng away sa ating mga TokTok rider, mga TokTok rider, customer siya, TokTok employees. So, next, itong theft.
rider who would be reported and proven who stole an item for delivery. So, huwag po tayo magpasilaw no, sa mga items na ipinagkakatiwala sa atin ng ating mga customer. Huwag po natin yung gagawin sa kanila. No? Huwag po natin yung pagpalit yung ating marangal na trabaho para lamang po sa isang bagay no, na gusto po nating makuha sa isang pitik lang. So next, ito pong ating disclosing, revealing confidential information to an authorized person. So alam naman po natin mga poging tok-tok rider, marami tayong nakikita dyan ng mga riders talaga na nagpo-post sila, no? Kasi masaya sila eh. Masaya na nakaka-accept sila ng booking na nasa success nila. Ngayon, ipapost nila yung booking nila na nasa success nila. So, payo ko lamang po sa inyo ng mga poging tok-tok rider. Huwag niyo pong i-reveal yung pangalan, yung contact details, yung address ng ating customer. Kasi maaari pong gawin yan sa kasamaan ng ibang tao, no? Kung makita nila yan, ay pwede natin yung puntahan. Or tignan mo yung text natin. So, huwag niyo po yung gagawin. No? Kung gusto niyo talagang i-post, i-blur niyo po o di kaya lagyan niyo ng mga emoji ang mga details ng ating mga customer. No, huwag po natin na i-vulgar. Huwag po natin na ipagkalat yung kanilang mga detalye. So, ayun. Wait lang. Wala. So, ayun, no? Dito po nagtatapos ang ating rider orientation. No? So, para naman po doon sa mga katanungan inyo, no? Mga poging tok-tok rider, wag naman po natin i-flood ang ating chat box. No, para mabasa po natin yung